sa 11. Titingnan ho natin ngayong umaga ang verses 23 hanggang 27. Okay, sabi ko rito ni Paul, "And even they, if they do not continue in their unbelief, will be grafted in, for God has the power to graft them in again. For if you were cut from what is by nature a wild olive tree, and grafted, contrary to nature, into a cultivated olive tree, how much more will this, the natural branches, be grafted back into their own olive tree? Lest you be wise in your own sight, I want you to understand this mystery. Brothers, a partial hardening has come upon Israel until the fullness of the Gentiles has come in. And in this way, all Israel will be saved, as it is written, the Deliverer will come from Zion. He will banish ungodliness from Jacob. And this will be my covenant with them when I take away their sins." So our title for this morning's study is, "What's the future for Israel?" Or is there a future for Israel? So tayo ho ay sama-sama muling manalangin. Hinihingi namin, Panginoon Diyos, ang inyong basbas sa panahon ng aming pag-aaral ng inyong mga salita. Alam namin na kayo ay nasa aming kalagitnaan. Yung inyong pinangako na kung saan sinabi ng Panginoon Jesus na kung saan merong dalawa tatlo nagkapatipon sa ilalim ng kanyang pangalan, siya ay nasa kalagitnaan. Panginoon, dahil kayo mo ay nasa aming kalagitnaan, nawa ay itrato namin ang oras na ito na merong kabanalan, merong itong kahalagahan at merong itong reverence. Nihiling namin na muling buksan ang aming mga puso at isip. Nawa, Panginoon, ay ang aming pag-aaral ay makatulong lamang hindi sa pandagdag ng aming kaalaman, kundi sana sa pag-transform ng aming mga buhay. At mas lalo namin makita, Panginoon, ang inyong pagmamahal sa amin, sa inyong pagpili, sa pagbibigay niyo sa amin, Panginoon, ng inyong mayamang grasya upang kami ay maging pamahagi ng inyong pamilya at magkaroon ng kagalakan bilang bahagi ng inyong iglesia dito sa Pasika, kasama-samang nagpupuri, naglilingkod at nag-aaral po ng inyong salita. Sa lahat ng gagawin ninyo, Panginoon, kayo lamang nawa ang mabigyan ng lahat ng papuri sa pangalan po ni Jesus. Amen. Amen. Sa atin hong pinag-aaralan ngayon sa Romans chapter 11, muling pinapaalala ko sa atin ng Diyos na ang sentro ng redemptive plan ng Panginoon Diyos ay nasa bayan mo ng Israel. Ito ay makikita natin simula nung tinawag ng Diyos si Abraham sa Genesis kapitulo 12. Doon ho ay pinanganak ang bayan ng Israel. At para ho dumami ang lahi ni Abraham, na kung saan doon sa lahing yun magagaling ang tagapagligtas o deliverer na binabanggit ko nito dito, ay kinakailangan mong dumuha ng himala ang Diyos, dahil si Abraham at ang kanyang asawa na si Sarah ay imposible nang magkaroon ng anak. At alam natin na ang Diyos ay siya ho ang God of the impossibilities, kaya ho sa madaling salita magkaroon po miraculously ng anak ang mag-asawang ito sa katauhan po ni Isaac. At si Isaac ho, nagkaroon ng anak si Jacob. At patuloy yung pangako ng Diyos na dadami ang kanilang lahi, ang kanilang tribo. Kaya ho, nagkaroon ng 12 tribes ni Jacob.
which later on naging Israel, ang kanyang pangalan. At sila ay pinagpala muna ng Diyos hanggang sa dumating mo yung pagkakataon na kinakailangan ho nila na dumaan sa isang matinding at mahabang pagsubok ng ilang siglo doon po sa loob ng bayan ng Egypt. At marahil yung mga tao ho doon na in bondage to Egypt, yung mga Israelitan, ay kanilang iniisip na nasan na yung mga narinig natin na pangako ng Diyos sa ating bansa. So, akala ho nila ay naputol o kinalimutan na ng Diyos yung pangako sa kanilang mga amain na si Abraham, Isaac, at ako. Ngunit, sa takdang panahon ay dinilig ng Diyos yung kanilang mga iyak at nagpadala ang Panginoon ng isang tagapagligtas. At alam natin na even the survival of Moses, as we have seen last Sunday sa mensahe po natin, ay was a miracle in itself dahil he was supposed to be dead when he was a baby. Pero miraculously ko, ay siya ay in-spare ng Panginoon Diyos hanggang sa siya ho ay lumaki at siya nga po ay naging bahagi ng princely office ng Egypt hanggat malaman ho niya na siya nga pala ay hindi isang Egyptian kung hindi kasama niya at kadugo niya yung mga taong pinakahirapan. Kaya nandun ho yung plano ng Diyos nagpatuloy kay Moses, inilabas niya ang mga tao doon po sa lugar na yon. Sila ay naglakbay sa wilderness. Nandun pa rin yung plano ng Diyos sa kanila, hindi sila iniwan. Nandun po yung pillar of fire by night, pillar of cloud by day. At patuloy ang pagkilos ng Diyos hanggang sa sila ay pinangakuan na papasok sa promised land na siyang ginawa naman ng Panginoon. Kahit namatay na si Moses, tuloy pa rin yung plano ng Diyos. The succeeding leader was of course Joshua. And by the leadership of Joshua, they were able to conquer one land after another. Hanggang sa maubos nila o magapi nila, matalo nila ang lahat ng mga nakatira doon sa promised land dahil ibinigay na ng Diyos sa kanila yung promised land na yun. Tuloy ang pangako ng Panginoon Diyos, kaya ho, nung namatay si Joshua, kahit na nagrebelde yung mga Israelites, nagpadala ang Diyos ng mga judges. Di ba? Pagka nagsisisi sa kasalanan nila ang bayang Israel, sila'y tumatawag sa Diyos, na awa ang Diyos, nagpapadala ng isang judge, inililigtas sila. So, ganun ho yung naging cycle dahil matigas ang kanilang ulo, but when they call for mercy and they would repent, God would again help them through a judge to deliver them. And then there were the prophets. So God was continually communicating, showing His plan, unfolding little by little yung kanyang plano. Hindi lang sa present Israel, kung hindi sa future Israel, at kung ano ang mangyari, even after the rapture, so on and so forth. At kaya ho, makikita natin na kahit na nagkaroon ng partial hardening na binabanggit po ni Paul dito, meaning to say na the Israelites are in an apostate situation at this time, makikita ho natin na ang Israel, by the grace of God, ay nasa center pa rin ng mga nangyayari po ngayon. So alam mo natin na noong 1948, binuo uli ng Diyos ang bayan ng Israel. They became a state again. And from that point on, makita natin na lumakas sila bilang isang sovereign nation. Okay? Even in the midst of the harassment and the threats and the danger posed by the Arab communities. They are a very tiny nation. And yet, God's hand was still in them, over them, iniingatan ho sila, dahil hindi ho pwedeng, hindi magkaroon ng fulfillment ang plano ng Diyos
sa bahay ng Israel. So kahit na gustong masakin ng ibang mga tao na galit sa kanila, yung mga anti-Semites na tinatawag, including Hitler, remember in the 1900s, na gustong ubusin mo ang mga Hudyo, but God kept them intact. Yes, maraming ang mga namatay, but as a nation, they were preserved. Iningatan po sila ng Diyos. Kaya nga, up until now, makita natin na ang headlines, hindi nawawala ang Israel. Hindi nawawala yan. Yung mga headlines, kasama ng Amerika, ng what else, ng Russia siguro, yung Israel po, laging nandiyan. Kaya nga, even sa mga tourist destination, nasa ano mo yan, top 5 tourist destination mo, yung tinatawag na Holy Land. Dahil yung plano ng Panginoon sa Israel ay tuloy, tuloy, tuloy. Merong pause button, pero makita natin na behind the scene, may binago ang Diyos sa kanila. At ito ay tuloy-tuloy. Ito ngayon ang ating titignan kung paano itutuloy ng Panginoon Diyos yung kanyang plano sa bayan ng Israel. So, we can see here, unang-una, we are asking the question, what is the future of Israel? Ano ba mangyayari sa kanila? Meron ba silang kinabukasan? When we look at verse 23 in the next slide, we can see here the conversions. Balikan po natin yung verse 23. Sabi mo rin, and even they, if they do not continue in their unbelief, will be grafted in. For God has the power to graft them in again. So dito, pinapakita na kahit na sila, sino yung sila na binabanggit niya? Sila ho na mga unbelieving Jew. Sabi niya, kung sila ay, kung ihihinto nila yung kanilang kawalan ng pananampalataya, meaning to say, kung sila ay sasampalataya na, anong mangyari? Sila ay muling ikakabit. Sila ay muling iduduktong. They will again be attached. They will be reconnected. They will be grafted in. At sabi ni Paul dito, dahil may kapangyarihan ang Diyos na muli silang iduktong. Amen? So dito ho, makikita natin in the next slide that there is still in the future a coming to faith on a large grand scale of Jewish people. Ito ho yung mga ethnic Jews. And it will happen at the time sangayon sa verse 26 na mamaya we will be commenting on that. When the deliverer will come from Zion. So ibig sabihin po niyan, sino ho ang merong kakayanan para ikabit yung mga Hudyo na natanggal doon sa ulibo na puno, na ngayon ay sila ay sumasampalataya na, sino ang may kapangyarihan na sila ay ibalik doon? Well, it is the God of the salvation. The God of salvation. Siya ang may kapangyarihan na buksan ang kanilang mga mata, ang kanilang mga isip para sila ay makakilala kay Kristo at tumanggap kay Kristo bilang kanilang Panginoon at tagapagligtas. At ang may kapangyarihan na sila ay ilagay muli doon sa puno ng ulibo o doon sa pamilya ng Panginoon Diyos ay walang iba kung hindi ang kamay ng Diyos. Wala tayong kapangyarihan. We have no power as people to convert anyone. Hindi mo natin kaya ligtas ang sino man. I'm sure maliwanag po sa atin yan. Ang ating bahagi ay tayo ay nagsishare ng salita ng Diyos, ng Ibanghelyo. But the regenerating work comes solely from the Holy Spirit. Kaya, naalala ko noon, may narinig ako mga Christian na, alam mo, by the grace of God, na born again pa yung tao na yun. And whenever I hear words like that, sabi, iniisip ko na,
hindi ata niya naiintindihan na bilang isang tao, wala kang kapangyarihan i-born again ng sinuman. Kung may kapangyarihan ka, hindi na kailangan ng Holy Spirit. Hindi na kailangan mamatay ni Christ cross. Kung ang tayo naman pala ay may kapangyarihan na mag-born again ang mga tao. We are not the Savior, we are not the Holy Spirit, so we are not God, of course. So that means that salvation does not emanate, hindi nang gagaling ito sa atin, gawain lang yan ng Panginoon Diyos. Tayo lang ay kasangkapan na nagbabahagi ng mabuting balita. Kaya sinasabi riyan, magkakaroon po ng large, grand scale. Ano nga, no? Untold proportions na hindi nakita pa nung nakaraan na conversion ng mga Jewish people, mga ethnic Jews. Pero sabi ko riyan, ito ay mangyayari, it implies na hindi mangyayari at this present time. So we should not expect na tomorrow, ang magiging news ay karamihan ng mga Hudyo ay born again na. We should not expect that kind of a news. Because it will happen, sabi yan, and we will be commenting on this on a detailed way maya-maya when we go to that verse, which is verse 26. Kapag ka ang tagapagligtas na ay dumating mula sa Zion. So, ibig sabihin po, next slide, nangangahulugan na walang anumang grupo ng tao which is beyond the saving power of God. So, kung titignan mo lang, no, based on their pagiging sarado sa kanilang Jewish or what we call yung kanilang religion of Judaism, kung doon ka lang magbabase, iisipin mo, walang pag-aasa itong mga tao nito na maligtas. Sobrang sarado sila, diba? Sinasabi ka natin sa mga kakilala natin na mga minamahal natin, mga Roman Catholics na sarado pandado. At yung iba sabi nila, nilunok yung susi. Yung iba naman, yung kandado sa kasusi, itinagong sa dagat. So wala ng paraan para ma-retrieve mo at mabuksan mo yung kanilang puso. Of course, this is not trying to be sarcastic towards them, pero we're just trying to bring home the point na pag ang Diyos ay hindi kumilos, kahit na anong klaseng grupo, ito man ay anumang religion o anumang paniniwala ng tao, ay hindi niya makikita yung saving power ng Diyos sa kanyang buhay. Mananatili po yung tinatawag na pride na iisipin niya lagi na it is a performance basis salvation. Na my salvation will be based on a grading curve. Kung pasado ba yung aking ginagawa bilang isang tao sa Diyos. Kung mas matimbang ba yung ginagawa kong mabuti sa ginagawa kong masama. At kung mas mabigat yung ginagawa kong mabuti, ang paniwala ng mga tao ay, sila ko ay pasado. Okay? Pasado sila. So, ibig sabihin, yung passing mark nila, yun ang magdadala sa kanila sa kaharian ng Panginoon. Ganun mo ang mga Hudyo. Nabanggit natin na pinagmamalaki nila sila ang chosen nation, which totoo naman dahil sa kanila lang magsisimula yung grand redemptive plan ng Panginoon Diyos. Pero nakalimutan nila yung kanilang responsibility, or we can call human responsibility, na ano ko, na sumampalataya, na sumunod sa kalooban ng Panginoon Diyos, na magbahagi ng mabuting balita at hindi nila sarilinin o hindi nila i-hoard yung gospel sa kanila. That was their mistakes, brethren. Kaya, bilang mga Kristiyano, ito ho ay makaka-apekto on how we fulfill the Great Commission. Kung naniniwala ho tayo na walang grupo ng tao that is beyond the saving power of God,
you will continue to what? To be aggressive in sharing the gospel. Kasi hindi ka madi-disappoint pag nakita mo na yung tao ay parang napakatigas. Of course, kinakailangan silang laging ipanalangin, ano, and continue to share the gospel to them and asking the Lord's wisdom on how to share the gospel to them. Not only in a what we call academic way, but also having a right spirit or manner of sharing the gospel sa mga tao. Because the way you share the gospel to one person could be different on how you share this same gospel to a different person. Ano? So hindi ho one size fits all ito, yung approach mo sa pag-share ng gospel. We need, brethren, spiritual wisdom, but we have one same clear message, the gospel ng ating Panginoon Jesus Cristo. But the important thing is to understand, no group of people is beyond the saving power of God. Sabi ho ni J. Logan Duncan in the next slide, Paul doesn't say that God is sovereign in salvation to the expense of the requirement of faith. Sabi niya, look at what he says again in verse 13. They also, if they do not continue, verse 23 rather, if they do not continue in their unbelief, will be grafted in. So you see the apostle is emphasizing the necessity of faith in Jesus Christ. He's not saying God is able to save. And so maybe he's going to save in some other way than faith in Jesus Christ. He doesn't say, well, in this case, faith in Christ doesn't matter. Nor does he say, since God is able to save, it doesn't matter whether we believe or not. So, do we see here, brethren, yung gustong i-point dito ni J. Duncan? Yung pong necessity, kahalagahan, yung requirement na hinihingi sa pamamagitan po ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Ito yung ating napag-aralan ako sa Romans chapter 4 and 5. The necessity of faith in Jesus Christ. Kaya ho, hindi may pwedeng isang tabi yung pananampalataya o pag-trust ng tao kay Kristo Jesus sa kanyang kaligtasan. Again, we are saying, faith does not save you. The object of your faith saves you. So you must have faith in the right object. That right object, which is Jesus Christ, will save you. But faith rather has to be practiced and has to be applied. So yun po yung una. Ano yung una? The conversions. Pangalawa, the connections. Sabi niya sa verse 24, for if you were cut from what is by nature a wild olive tree and grafted contrary to nature into a cultivated olive tree, how much more will this, the natural branches, be grafted back into their own olive tree. So dito ho, makikita natin na may comparison na ginagawa ho rito si Pablo at sinasabi niya this comparison or contrast in regards to the way, yung trajectory ng pag-connect sa kanila o pag-reconnect sa kanila. So sinasabi ho yan, para matulungan mo tayo dito, explanation po ni Steve Lawson. Next slide. Steve Lawson says, if God can graft in unbelieving Gentiles, cut them off a wild olive tree and graft them into the natural olive tree, then God can easily do it with Jews who started out in the natural olive tree and were cut off and removed. If God can graft in unbelieving Jews from another tree, God can easily do it with Jews, putting them back
in their place near to God and grafted into the blessings of God. So, we can see here, brethren, na yung mga Hudyo, di ba sila, yung mga unbelieving na mga Jews, sabi niya, sila ay disconnect. Disconnect ko sila doon sa puno ng ulibo. At sinasabi niya, na kung yun nga, hindi pwedeng gawin, by a natural process, ay nagawa ng Diyos. Meaning yung mga ligaw na branches from the olive tree, from a wild olive tree, ay naidukpong, naigrafted in, which is seemingly impossible because if we are using the agricultural perspective dito, or analogy, it is impossible, almost impossible, or mahirap, pero sa Diyos, nagawa niya yun. Eh, paano na kaya yung mga galing talaga doon sa original na olive tree na sila ay temporarily naalis doon because of unbelief? Okay? Sila ay naalis hindi ko dahil sa mas magaling yung mga Hentil, kundi dahil sa kanilang personal na unbelief sa Diyos. Eh, paano pa kaya na hindi kaya ng Diyos na sila ay ibalik doon sa kanilang pinanggalingan? In their very origin, na kaya silang ibalik ng Panginoon doon. So, wala hong imposible sa Diyos, of course. So, yun po yung binabanggit dito, pinapaliwanag ni Steve Lawson. Okay? Now, syempre, in the next slide, ayaw po natin dito medyo maging pumasok into details. Pero mahalagang maunawaan lang po rito because when you look at that word na sinasabing and were grafted, ang ibig sabihin po niyan ay in the Greek yung word po na yan is a passive verb kasi grafted ho, di ba? Verb yan, action word, but it is passive. Ibig sabihin yung mga taong tinutukoy dyan, yung mga Jews na mananampalataya, hindi sila ang may kapangyarihan para maibalik nila ang kanilang sarili sa tamang standing before God. Hindi sila yung may kapangyarihan na ano pa sabi nila, sige, balik na ako sa Diyos. Ikakabit ko na uli yung sarili ko doon sa olive tree. Sinasabi yan, wala silang kinalaman sa mga nangyari nito. The God of miracles and the God of salvation and the God of conversion and regeneration, siya ho ang gumawa lahat nito. Kaya nga, it is a passive verb meaning they did not graft themselves in. Pwede mo lang sabihin na ako, nag-join ako ng church. Okay? Pwede mo yun. Pero hindi mo pwede sabihin na ako, by my own power, I entered into the family of God. Hindi ko pwedeng ganun. It is only God who has the power to graft us in the tree. He is the vine, we are the branches. Okay, pangatlo ho, in our next point, next slide, this is now from verses 25 hanggang sa unang bahagi ng verse 26. We can now see the illumination. Lest you be wise in your own sight. I do not want you to be unaware of this mystery, brothers. A partial hardening has come upon Israel until the fullness of the Gentiles has come in. And in this way, all Israel will be saved. Now, nabanggit na po rito ni Paul sa kanila na dapat wag silang magmalaki dahil in the first place sila nga ay dating hindi bahagi ng olive tree at in-extend ng Diyos ang kanyang mercy and grace and forgiveness sa kanila kaya sila ay dinuktong, been raptured in. So now this is the second time
na in-emphasize ni Paul na dapat hindi sila maging mayabang o mapagmalaki. Huwag silang gumawa ng kanilang mga haka-haka into thinking na kaya sila naligtas ay dahil sa meron silang magandang ginawa. Natuwa ang Diyos at obligado ang Diyos na sila ay iligtas. Kaya sabi ni Paul, lest you be wise in your own sight. Sabi niya, I do not want you to be unaware of this mystery. So, you know, usually, pag sinabi mong mystery o misteryo, yun ay isang bagay na walang makakaalam. Kaya ang tawag sa kanya ay mystery. Pero si Paul ho, nung ginamit kayo yung word na mystery, yun ho ay hindi tungkol sa mga teachings na hindi pwedeng paalam o walang sino man ang makakaalam hanggang sa dulo ng walang hanggang. Hindi ho. Pag sinabing mystery, it is something that was not revealed in the past, but was intended by the Lord to reveal according to His own time. And then, in His own time, He has revealed those things. At ang isang bagay po dyan na pwede natin i-apply sa sinabi ni Paul na mystery na kinonceal beforehand but now was already revealed is none other than the person of the Lord Jesus Christ. The coming of the Lord Jesus Christ. Ano? So, ibig sabihin yung mga forefathers in the Old Testament, most of them, if not all, hindi mo nila alam kung ano talaga yung magiging kalalabasan ng kanilang pananampalataya. When you look at Hebrews 11, sinasabi nga ako sa bandang dulo na even this who believe, they did not receive the promises. They were looking for a city, they were looking for a deliverer, but during their lifetime, hindi mo nila nakita yung face-to-face. Hindi mo nila nahawakan sa kanilang kamay. That was the mystery. But when Christ came, the incarnation of Christ revealed that mystery. So, we can see here, brethren, that there is also a mystery wherein in the last days, brethren, the Jews who are presently hardened, brethren, yung mga puso ko nila ay magbubuksan. Ngunit sa pagkasalukuyan ho, ano ang situation ng puso ng mga Israelita? Ang sabi ko riyan ay mayroong partial hardening. May bahagi ng kanilang puso na matigas. At sinasabi mo riyan na a partial hardening has come upon Israel. Pero meron hong karuktong hanggang or until the fullness of the Gentiles has come. Ibig kong sabihin dito na kapag ho makukumpleto na yung bilang ng mga Gentiles na maliligtas, yan ibig sabihin yan. Yun ho ang panahon na magkakaroon po ng grand scale conversion ang mga Israelites. Untold large proportions of Jews will come to a saving knowledge of the Lord Jesus Christ. Now, of course, may mga iba't ibang pananaw dito ang mga Bible scholars doon sa salitang, and in this way, all Israel will be saved. Pero hindi ko na po yung babanggitin dahil maubos ang oras natin. Pero I stand with most respected scholars that the interpretation here means that all Jews that are destined to be saved will be saved. And I also stand doon sa mga Reformed scholars in saying that a grand scale of Jews will be saved. So, ibig sabihin, hindi ho literal na every single individual na mga Hudyo ay maliligtas. And it also doesn't say na mayroong retroactive na kaligtasan
sa mga Hudyo na gagawin ang Panginoon. Ang ibig mong sabihin dyan ay ganito, kung ikaw ay isang Hudyo na nabuhay 200 years ago, at ikaw ay hindi sumampalataya kay Kristo habang buhay ka pa, at syempre namatay ka na, hindi ka kasama doon sa pangako dito sa Romans 11 na ang mga Israelites ay maliligtas. So wala akong retroactive salvation. It doesn't apply, brethren, to the other Jews in the past who lived and died but did not accept the Lord Jesus Christ. I hope I'm getting through your understanding. So yun po ang ibig sabihin niyan. Kaya sabi mo sa next slide, he says a partial hardening has happened to Israel. So what that means is not every Jew has been hardened. Okay? So may bahagi, may populasyon, ibig sabihin. May populasyon, and that is of course a majority of population na matigas ang puso. Pero, again, paano natin nalaman na yan ang tamang interpretation? Because you go back to the early part of Romans 11, ang sabi niyan, may mga remnants. Amen? May mga believing remnants. May mga ilan na maliligtas. So partial means merong populasyon na matigas ang puso, meron naman na bukas ang kanilang puso sa Panginoong Jesus Christ. So once God has brought in the full number of Gentiles who are going to be saved, then God will what? God will push the play button again and will turn his attention back to the Jews. Then God will bring to the fulfillment, all Israel will be saved. Okay, let's go to our last point sa ating sermon, which is the verification. Ito ay ating makikita sa verses 26b hanggang 27. So, pag sinabi yung verification sa Tagalog ay pagpapatunay. Sabi ko rin, as it is written, the deliverer will come from Zion. He will banish ungodliness from Jacob. And this will be my covenant with them when I take away their sins. So, yung pagbe-verifika, ano, or pagpapatunay, ay nandun ho sa mahalagang phrase na as it is written. Ibig sabihin, ito ay nasusulat. Hindi ito mismo salita na bigla lang pumasok sa isip ni Pablo. Gumagamit ko siya ng mga prophetic writings. Ano ho? Based sa Book of Isaiah. The deliverer will come from Zion and he will banish ungodliness from Jacob. I believe Isaiah 59. So, yung word ho dyan na Zion, sabi niya, the deliverer, ang tagapagligtas, the Messiah, Jesus Christ, ay manggagaling sa Zion. Ang tanong dyan, bakit sa Zion manggagaling? Well, ang binabanggit ng Zion dyan is not the earthly Zion. Hindi ho Jerusalem ang binabanggit ho yan. Ang binabanggit ho yan is the heavenly Mount Zion. You can see this in Hebrews 12:22. Sabi niyan, but he had come to Mount Zion and to the city of the living God, the heavenly Jerusalem, and to innumerable angels in festal gathering. So, yung binabanggit mo rito was obviously not the Zion in Israel, but the heavenly Jerusalem. Which says that indeed the Lord ascended into heaven. He's still in heaven, but one day he will come down from heaven. Bababa na ho siya from the heavenly Zion to Mount Zion. It is from Zion to Zion. So he will plant his feet on the Mount of Olives, brethren. And there, everybody will see him. Every eye will see him. Every eye will cry, and every heart will mourn.
And they will now understand that He is the King of Kings and the Lord of Lords. Kaya nung sinabi rito, and this will be my covenant, verse 27, with them when I take away their sins. So ito ay pinag-merge ho ni Paul dito, yung Isaiah 59, verse 21, at saka ho yung Jeremiah chapter 31, verses 33 and 34. Sinasabi ho ng Jeremiah 31, 33, 34, for this is the covenant that I will make with the house of Israel after those days, declares the Lord. I will put my law within them. I will write it on their hearts, and I will be their God, and they shall be my people, and no longer shall each one teach his neighbor and each his brother, saying, know the Lord, for they shall all know me, from the least of them to the greatest, declares the Lord, for I will forgive their iniquity, and I will remember their sin no more. So you will notice yung po yung verse 27 sa Romans 11, and this will be my covenant with them when I take away their sins. So yan po ay inihango po, or it was some of the portions of Jeremiah 31, 33 and 34 were taken from. Doon po yun. So sinasabi po rito na ang tagapagligtas sa kanyang pagbabalik, ano ho, ay maraming mga Hudyo mabubuksan po ang kanilang pananampalataya. Ikinalangin po nila na yung nanggaling sa langit at bumaba doon po sa Mount Olivet, Zechariah chapter 9 verse 9, siya yung ipinako ng kanilang mga ninuno sa cross ng Calvary. They will mourn, they will repent, and they will turn over their lives to the Lord Jesus Christ. Again, we are not saying here that each individual will do that. But there will be a grand scale of salvation. Kaya nga in the next slide, ulitin ko, galing mo yan, yung unang quote sa second part ng verse 26, galing sa Isaiah 59, 20, and 21. The Redeemer will come, and the Deliverer is a reference to none other than the Lord Jesus Christ, which simply means the Savior will come. So He will come the second time around. The first time around when He came, He was a baby, born in a stable. And the second time that He will come back, brethren, He will come in full force and full power as King of Kings and Lord of Lords and Judge of the world. So sabi riyan, next slide, He will remove ungodliness. So this affirms their conversion to faith in Jesus Christ. And there will be the forgiveness of sins, and this ungodliness will be removed from them. This speaks of the dramatic transformation na mangyayari ko sa buhay ko nito. So this is indeed a happy ending for the Jews. Ano mo? Sometimes when you read a book at read it hanggang gitna, isa na kala mo parang pangit naman itong librong nabasa. Namatay si ganito, yung bida namatay, inubo siya pamilya na, etc. Pero pagka tinapos mo yung ano, yung last page mo libro, doon mo makikita, meron palang redemption na nangyari. Siyempre, sa buhay po natin, dito sa mundo, ay wala po talagang happily ever after. Yung happily ever after talaga, pag natungan, sa feeling ng Panginoon. Because sabi ng Bible, those who died in the Lord, they will rest from their labors. Now, as an example of this grand-scale conversion, and we will soon be ending with this, in the next slide, we will see the example of the 144,000 Jewish evangelists
Now, I would like you to turn with me sa mga Bibles po ninyo in the book of Revelation chapter 7. I will be reading chapter 7 on Revelation. Babasahin ko simula sa verse 6. I'm sorry. Simula sa verse 4. Revelation 7. Sabi niya, and I heard the number of the sealed. 144,000 sealed from every tribe of the sons of Israel. So 12,000 sa Judah, 12,000 sa Reuben, 12,000 from Gad, 12,000 sa tribu ng Asher, 12,000 also sa tribe of Naphtali, 12,000 sa tribe ni Manasseh, Simeon, Levi, Issachar, Zebulun, Joseph, and finally, 12,000 from the tribe of Benjamin were sealed. So ano ho ngayon ang nangyari? Well, ang nangyari, sabi sa verse 9, after this, I looked and behold a great multitude that no one could number, from every nation, from all tribes and peoples and languages, standing before the throne and before the Lamb, clothed in white robes with palm branches in their hands, and crying out with a loud voice, salvation belongs to our God who sits on the throne and to the Lamb. So now we can see here, brethren, yung mga naligtas sa iba't ibang mga bansa, mga tribo, iba't ibang lingwahe at tao, nakatayo ngayon sa harapan ng trono ng pagpaanan ng Panginoong Diyos na sila ay sumasamba. Now, as a premillennialist, naniniwala ako na yung Revelation 6 hanggang 18, yan po ay hindi pa nangyayari. It is a future event. So that means na itong mga binabasa ko, which is in Revelation 7, bahagi po ng Revelation 6 hanggang 18, is something that will still occur. Ano ba? So hindi yung natin makikita in our lifetime, itong pangyayaring ito. Dahil ito ay nasa tribulation period na ito. Gusto niyo bang maranasan ito? Itong conversion ng mga ninyo? Ayaw. Bakit? Eh kasi syempre, pagka papasok ka dyan sa tribulation, nangangahulugan lamang na hindi pa Christian. Tama? Kasi yung mga Christian, wala na lang sila dyan. Okay? They will not experience the full wrath of God na gagawin dyan sa tribulation. Because they will be raptured. The church will be translated into heaven. So those who will be left behind are every unbelieving individual. And they will go through this dark period of the world, as we call it, the Great Tribulation period. Pero dito ho, ang mangyari dito ay ang mga Hudyo. Now, the book of Revelation has a lot of symbols and images. Pero you cannot interpret all the passages in a hyperbolical approach or allegorical approach. There are a lot of verses in this book, brethren, that are to be interpreted plain and literally. In a plain way and literal. At katulad mo rito, sino mo yung mga tribe na yan? You cannot interpret it any other way. Yan ho ay mga Hudyo. Of course, when you ask a Jew today, and you ask them, ano bang tribe ka galing, hindi na ho nila alam yan. Okay? Hindi na ho nila alam yan kung siya ba ay galing sa tribe ni Judah o sa tribe ni Manasseh. Hindi na ho nila alam yan. Basta alam nila, mga Hudyo sila. Pero ang Diyos alam. Alam ng Diyos na sila ay maliligtas. Now, if we are to believe na sila ay 144,000, wala akong problema. Kung hindi naman, ay hindi naman humawala ang ating kaligtasan. Pero ang pinapaniwalaan mo natin dito ay ito ho, yung pagpapatuloy ng plano ng Diyos na magligtas ng mga Hudyo in
the last of the last days, which is the tribulation period. And there will be the evangelists to be scattered all over the face of the earth. So meaning to say, there will be Jews not only in their soil, native soil, there will be Jews in Europe, Jews living in Asia, Jews living in Africa, Jews living in Australia, Jews living in the Middle East, brethren, that will come to a saving knowledge of Jesus Christ. And if we interpret this literally, there will be 144,000 of them at sila ang gagamitin ng Panginoon Jesus to be the great evangelist to share the gospel in the most difficult time of history. Some of them, or probably many of them, will be martyred because of their faith. But regardless, brethren, of that, the promise of the Lord and the plan of the Lord will be fulfilled and will never be put to a stop. Kaya ho, dito makikita natin that those destined Jews to be saved, all of them will be saved. Those who have been elected by the Lord and those whom God has for me, they will be saved. So in conclusion, this passage clearly teaches that God is not finished with Israel as a nation or as a distinct ethnic group. Though God has turned the focus of His saving mercies away from Israel, specifically and unto the Gentiles generally, He will turn it back again. This reminds us believers to continue to reach out to the lost with the gospel until the Lord returns. Now, having understood this and having said these things, brethren, may mga bagay lang na gusto kong paalala ng Diyos sa atin. Unang-una ko, ngayon ang tinatawag natin dispensation of grace ng Diyos. God at present, brethren, is what? Focusing yung kanyang plan, centering His plan on the churches. Kaya nga meron tayong New Testament churches in the New Testament. At nagpapatuloy mo yan until today. Hanggang sa bago dumating ang rapture. The church is the central work of God. The local church, I mean, is the central work of God. Kaya ho, meron tayong, or we are duty-bound, brethren, to continue fulfilling the Great Commission. That's the reason why God called us. Hindi mo tayo tinawag ng Diyos para lamang kadalito nakaupo. Ano? At naging magiging recipients ng Word of God. This is God's way of equipping us. That's why we're here every Sunday. Aside from the purpose of worshiping the Lord through songs, God is here. And that's the reason why we spend 1 hour preaching the Word, preaching the Gospel, for the purpose of equipping the believers. Equipping for what task? The Great Commission. Amen? The Great Commission. Naniniwala ho tayo na if we are faithful to the Great Commission, marami mong maliligtas pa. At by God's grace, hindi na ho tayo magkakasya dito. Baka nandito na ako habang nag-preach. Nandiyan na ho yung mga tao. Pero baka hindi ho mangyari yan kasi by God's grace, baka mag-expand na ho tayo. The leaders are praying na mag-expand po yung church natin. Wala rito ho hanggang S-Rex. Joke. Now that's what we're praying. Ano? And we're praying kung kailan po yung magsisimula. Pero, of course, we will give you the details kung meron na po kami mga initial preparations for that. And be assured na we will let you know para makita nyo rin po yung vision and as well as how to be a part of building
a better and a bigger BLCM center. Pero yung Great Commission po ang mahalaga. You know, sometimes when you share the gospel to people, we want them to be incorporated sa BLCM. Pero hindi po yan ang ating hangarin. There are some people God has called to another church. Ano? So there is no condition na, Lord, ang gusto ko, pag na-share ako yung tao, dapat sa church namin. No, you don't give conditions to the Lord. Because God has a plan where people will go to church apps where they will live. So, it is not a self-centered and selfish kind of fulfilling the Great Commission. Kung saan dali ng tao, kung saan dali ng isang tao na yun, so be it. We're just offering our ministry. If they want to be in our ministry, praise God. Then we have the responsibility to help them grow up in the Lord and disciple them. Ganun po yan. Pero, ang laging unang tanong ay, because the coming of the Lord is just so near, brethren, more than ever before. And we are seeing the signs of the times. We better read the signs of the times, brethren. Malapit na mo ang palating ng Diyos. No one, of course, knows the hour nor the day. Pero God has given us the signs. We look back at Matthew 24. And you look at 2 Timothy chapter 3, may mga signs yun na binibigay ang Panginoon. And because malapit na ang pagbabalik ng ating Panginoon Diyos, the more the believers must be excited and be doubling their time in sharing the gospel in the hope that more people will come aboard Noah's Ark, which is Jesus Christ, before magsara ang pintuan at dumating ang dilubyo. Yun ho ang bahagi ng mahalagang task ng Iglesia. At pangalawa naman po ay mahalaga na patuloy ho natin ipanalangin ang mga Hudyo. Because sinabi naman ho sa Bible yan, somewhere in I'm not sure kung sa Psalms, but in the Old Testament sabi na pray for Israel, pray for the peace of Israel. We saw in Romans chapter 9 and in chapter 10 na si Paul was praying for the what? For the conversion of his fellow Jews, lalo sa kanyang puso yung pagtangis para sa kanilang kaligtasan. At dahil sila ay nasa malaking bahagi, nasa gitna ng plano ng Diyos, tayo bilang mga hintil, we pray for them. Pangatlo, and this will be the last. If you are a Gentile, and of course we are Gentiles here, this is the acceptable time of salvation. You know why? Even if you ask all the Bible scholars, they will say, it will be very, very, very hard for a Gentile to be born again in the tribulation period. Why? Dahil bubuksan na ng Diyos ang puso ng mga Hudyo at marami sa kanila ang maliligtas. Ang next na mangyayari naman, i-harden ng Diyos ang puso ng mga Hudyo in the Great Tribulation period. So, ibig sabihin, kakaunti lang ang maliligtas ng mga hintil on that time, 7-year tribulation. Kaya pag hindi ka sumampalataya kay Kristo, kung hindi ko kayo pinatakot, pinapanergis ko lang kayo. Because this is a reality. Pag ang isang Gentile, habang siya'y narito at malapa yung rapture, hindi sumampalataya. Yung possibility at yung percentage na siya'y magligtas ay napakalitis. Napakalitis. The window of opportunity, brethren, is little by little closing
closing down. Paliit ng paliit. Baka humaniwan tayo. Isa niyo bang mangyari yung sabi? That's why today, the day of grace, the day of great mercies ng Panginoon, let's grasp it, brethren. Kunin na natin ang opportunity na ito. Ibigay na natin ang ating buhay kay Christ Jesus. Manalangin mo ito. Pag-ibigang kapilang Diyos, sinasamba namin ito. Hinihiling namin